kanilang lahat na sila ay may mga dalang baril, mga pasabo sa lumalinan po yan. Nais kong ihayag dito sino si Mark Ryan Cruz bilang isang aktivista ng kabataan. Naging chairperson siya ng Anak Bayan Manila ng ilang taon bago siya nagpasya na maging organizer ng mga manggagawa. Nakilala ko siya bilang isang aktivista ng kabataan. Naging chairperson siya ng Anak Bayan Manila ng ilang taon bago siya nagpasya na maging organizer ng mga manggagawa. Nakakagaling po na sila ay pagpintangan ng mga kriminal o sila ay erektag dahil ako bilang isang ina, yung panahon na inilalaan niya sa piling ng mga manggagawa ay tanggap namin yon ng aking anak. Kasi alam namin, sabi nga niya sa aking anak, ang ipinaglalaban ng tatay mo ay para sa kinabukasan mo at sa mga batang katulad mo. Of course, job all this was to fight for human rights and tumulong sa mga nangangailangan. Ayun ang ginawa niya. And yes, he provided feedback towards the government, basic decision. But para sabihin na that's an act of terrorism, that is considered as an act of terrorism that I fear for the future of the country. Hindi po kriminal ang daddy ko. Napakalabo po, saksi ang mga kaibigan na makakilala, saksi ang mga napakaraming taong natulungan niya kung gaano kabait ang daddy ko. Pinili niya po rin po ang UP at nakagraduate siya ng sa MASCOM nung college siya. Nang nagtrabaho na po ang ate ko, kapag trabaho siya ng teacher sa isang school, na yung opportunity na niya na pwede nang gamitin yung talino niya para yumaman, pero pinili ng ate ko maging simple dahil ginusto niya at mahal niyang maging magsulat. At nakita ko mahal ng ate ko ang bayan, mahal niya ang pinaglalaban niya, mahal niya, ginusto niyang magsulat sa tama kung ang nakikita niya ay may mali. Yun lang ang pinaglalaban ng ate ko. Siya ay editor ng Manila Today. Kaya wala akong nakikitang kriminal ang kapatid ko dahil hindi kriminal ang isang pagsusulat. Ng pagsusulat ng totoo at tama, walang hindi yun kasalanan. Kaya hindi siya dapat makulong. Kaya kailangan makalaya ang kapatid ko. Dapat lang siya makalaya dahil hindi totoo ang binibintang sa kanya. Hindi ang ate ko marunong gumamit ng baril. Kaya hindi po niya deserve na makulong dahil lang sa kanyang pagsusulat. Nang basahin ko ang mensahe ng kapatid ko ni Romina Astudillo na si Amina Astudillo. Hindi mamamatay tao ang aking kapatid. Hindi siya lalo terorista. Siya ay tumutulong lamang sa mga manggagawa at marami pang iba. Siya po ay naging editor-in-chief ng Trinity Observer, campus publication po ng Trinity University of Asia. Graduate po siyang cum laude. Siya po siyang aktivista, mga mahayag pang campus, manunulat at organizer. Siya rin po ay kasalukuyang naging DepSecGen ng KMU Metro Manila at kasama sa kanyang mga naipanalong kampanya ang laban ng mga manggagawa ng Harbor Center sa Manila. Sila po ay nabigyan ng sapat at tamang benepisyo sa mga manggagawa. Hindi po kami naniniwala na siya ay terorista. Hindi kami naniniwala na siya ay may baril at bomba sa kanilang tinutuluyan. Hindi tanga ang mga aktivista na magdadala at magtatago ng mga baril at granada sa kanilang tinutuluyan. Pinalaking ba may takot sa Diyos? Ang natatandaan ko nga po sa kanya ay napakarami niyang alam patungkol sa Biblia. At hindi mo nga siya basta-basta magugoyo o maluloko pag sa Biblia na pinag-usapan. Kaya hindi katakataka noong taong 2008 ay na-organize siya as member ng Student Christian Movement of the Philippines, isang Kristiyanong organisasyon ng mga kabataan sa mga universidad. Doon siya unang namulat at nag-organize ng mga kabataang Kristiyano. Siya po ang nauna sa laban ng mga kabataang estudyante sa IRIS, sa pagtaas ng tuition fee, sa mga development fee, sa iba't ibang
pagyurak sa karapatan ng mga kabataang estudyante. Sa pagkakakilala ko, hindi po yung marunong kumawak ng baril. Sandok at kaldero, kawalik, yung po ang alam niyang hawakan, napakahilig po niya magluto. At napakaling kasinungaling ang sinasabi ng gobyerno ngayon na may mga dala siyang kasabog. Wala sa katangian niya yung magsasabi na isang terorista o maghahawak ng armas, napakaling kalokohan niyan. Hindi siya maglalagay ng mga pasabog sa aming kwarto, hindi niya po yung gagawin. At yung wala sa personalidad niya na mawag ng ganoon. Kaya nandito po ako para panindigan ng katotohanan na inosente yung aking asawa. Takot lamat po siguro ang ilang tao, no? Siguro, pero na ginagawa niya yung trabaho para sa mga manggagawa, sa mahal na mahal niyang mga manggagawa. Hindi ko alam bakit kayo takot na takot sa mga tao. Gusto lang naman. Alam kang bubuti ng patakalan ng mga manggagawa. Kami po ng pamilya po namin ay mariing tinututulan ang hindi makatanggungang pagsiyasat at pag-aresto sa aming ama upang magkaroon ng mabigat na kaso dahil wala naman silang alam na mabigat na dahilan upang hulihin at arestin sila. Ang isa pang nakapaghinagpis ay isinabay pa talaga nila ito sa Human Rights Day. Nasaan ang human rights? Human rights ba ang direct ang pagtanim ng baril at iba pa sa mga tao ang aarestuhin? Alagayin ang HRT 7!